Boom. Oh. Ito kagabi ko pa. Okay. Oo, oh, kagabi yan. Ay, hindi sir, hindi pa to kagabi. Yan ako, sige, basahin muna natin kasi narinig ko na po ito. Mm-hmm. Yung from Ninoy Aquino International Airport to Ferdinand E. Marcos International Airport. This is how Negros Oriental Representative Arnulfo Tevez Jr. wants the premier gateway to the country to be called under his House Bill number 610, which state that it is more appropriate to rename it from NAIA to the person who has contributed to the idea and execution of the said Nobel project. Ayan. Pero ano to ah, napak-check agad ng News 5 to, pinak-check ng News 5. Ano sabi sir? Pinansin agad nila, mali na hindi si, sabi, mali ang sinasabi ni Tevez, ni Congressman Tevez na si Ferdinand E. Marcos ang nagpagawa nung ano, nung NAIA, nung Manila International Airport. Mali daw. Which is, sa panahon pa lang yata, kung di ako nagkakamali, Manuel Rojas pa lang daw, nandiyan na daw yung airport na yun. Sabi nila, 1948 daw. Ganyan. Mm-hmm. So, yun. So, pinak-check agad nila. Pero partner, ito, pag-usapan natin. Ngayon kasi, NAIA International Airport. Galing yan from MIA, di ba? Galing from MIA na pangalan yan. So sa madaling salita, pinalitan din lang kasi meron ako naririnig ng mga taga-kabilang parlor na sa Diyos ko, ang dami-daming ano, ang dami-daming problema ng bansa, eh yan ang inuuna, yung pagpapalit ng pangalan. Ang daming ano, kumbaga, hindi nyo ba naisip na ang daming problema ng bansa o inisip nyo pa yung pagpapalit ng pangalan? So ako, sabi ko, napaisip ako, eh, itong NAIA, Ninoy Aquino International Airport, eh galing naman din to sa Manila International Airport eh. So ibig sabihin, during that time, hindi din ba nila naisip na na yung pagpapalit ng pangalan during that time? Kumbaga, eh hindi naman nawawalan ng problema ang ating bansa eh. Bakit na? bakit ano yan? Bakit naisip din nila na palitan, di ba? Kahit yung pagpapalit sir na ano, ng bansa natin na gawing Maharlika yung pangalan, di ba? Naisip, na ano rin nila yun. Pilipinas gagawin daw Maharlika. Tapos parang kay FVR naman yata yung pagpapalit ng plug. Plug ng? Parang lumabas yun dati. Parang ano, parang sinusulong na palitan yata yung plug natin. Parang gano'n. That time, kung hindi, correct me. Sir, may nag-comment, sir. Siguro i-accommodate ko to. Oo, sige. Sabi niya rito, ipakita natin. Para mawala yung malas. Sino ba yan? Ikaw, Nana, ang hard mo sa kanila. Ang hard mo sa kanila. Pero partner, ano, pleasure natin. Ano, dun sa pagpapalit ng pangalan na Ferdinand E. Marcos, okay ba sa iyo yun? Para po hindi siguro, maalis po yung pagiging politika. O hindi mapolitika. Oo. Manila International Airport na lang po. Ako mas ano din eh. Ako pabor din ako na mas gawin na lang Manila International Airport. Yung ano yung dati, ibalik na lang. Kasi, na lang. Pero ang airports natin is nasa, kumbaga nasa ano eh, Paranaque eh, di ba? Yes po. Hindi sakop ng Manila. Kumbaga, siguro yung Manila nila, yung Manila dati na Manila International Airport, nagre-represent as capital ng Pilipinas. Diba? Yes po, tama po. Kasi napaisip ako kanina, eh bakit ba nasa Paranaque naman yun? Bakit Manila ang ipinangalan? Eh sabi ko, okay, capital pala ng Pilipinas ang Manila. Kumbaga, kabisera mismo. Ito ang kabisera namin. Yung pambansa. As a representation, sir, ng ating bansa mismo, ito po yung mukha natin, ito po yung parang pintuan po natin sa ibang bayan, sa ibang bansa, na dito po sila mismo lalapag. Diba? Dito po sila mismo lalapag upang sila makapasok po. Kumbaga, ito po yung pinaka pintuan natin, sir, para i-welcome po sila sa ating bansa. Tama. Tsaka ano tawag dito?
hindi din ako pabor doon sa Ferdinand E. Marcos kasi nga dahil nga doon sa alam mo na mapupolitika at mapupolitika ng mga 'yan. Opo, may masasabi at may masasabi. Kung Manila International Airport, it represent the whole Filipinos, di ba? Saka sa akin, sir, ayoko maging parang tawag dito. Maging kontrabida. Pero, sir, panahon ng pandemya, medyo mas pabor ako dun sa mga priority bills ni Sir Sandro. Tama, tama. Oo. Kaysa po dito. Kasi, alam mo ba yung issue dito kay Congressman? Yung, hindi siya mismo, pero yung anak niya. Ay, sir, sa akin hindi ko po tinignan yung bagay na yon. Ako, to be fair with Congressman Teves, ayoko tingnan yung bagay na yon. Pero gusto kong respetuhin yung function niya as a legislator. Ako na, kumbaga, eto tanong lang naman. Hindi kaya, kasi nagkaroon sila ng problema. A few months ago di ba? Hindi just kaya part. sumisip-sip na lang. Ay, gusto mo ano, sir? Alam mo bakit, kailan po ito na i-ano talaga? Na i- parang may privilege speech po si Congressman Teves nito. Hindi lamang po yan ngayon. Kasi okay. Nice in Congress na ngayon eh. Doon po sa panahon na kung saan nagbalik session po ang Kongreso, na kung saan sir sa hindi pa napoproclaim si na BBM noon. Ano pa lang po yun, sir, na kung saan partial and unofficial pa lang na counting ng NAMPREL, ng COMELEC, pero talagang lamang na si BBM tsaka si BP Sara Duterte. Ngayon po, nagkaroon ng privilege sa R po itong si Congressman Teves para i-congratulate si PBBM tsaka si BP Sara na para ano sir, kundo na in behalf ng kanilang grupo, magkukonsider sila kasi kay Pacquiao to eh, na supported to ni Pacquiao eh. Na mas maigi daw sir na magagaling sa ibang grupo ang magko-congratulate at magsasabi ng magagaling ang mga Marcos. Kasi sir, sabi niya, sa bungero ako. Nakataya na ako kay Senador Pacquiao para siya maging presidential candidate ko. Parang ganyan, sir. Kasi kung babalikan po natin, unang araw ng pag-file ng COC, tsaka mas nauna talagang nag-declare ng pag-takbo si Pacquiao kaysa po kay BBM. Sabi niya, hindi na ako pwedeng mag-back out. Hindi na ako pwedeng bumawi ng aking parang taya. Ganyan. Suporta. Ngayon, sir, sabi niya, pagpasensya niyo na po ako, presidential elect, Bongbong Marcos. Presumptive president, Bongbong Marcos, kasi hindi pa naman po na-proclaim ng mismong Congress na sila po yung nanalo. Ngayon, sir, binanggit niya yan na one of my proposed bill for the next Congress is to change the Nino International Airport to Ferdinand Edralin Marcos International Airport dahil sila naman si Apolacay naman daw yung nag-contribute ng kaalaman, ng ideya para daw sa pag-develop or pagpapatayo ng NAIA na pinalitan lang ng pangalan later on. Pero ako, naniniwala din ako na yung mga kasamahan natin ng mga loyalists, mga supporters is hindi na sa kanila importante yung maging Ferdinand E. Marcos. Mas gusto na lang nila siguro ng Manila International Airport, ano? Yes po, yes po. Pero may isa pa akong naisip na pangalan na possible. Philippine International Airport. Siguro sir, Manila na lang. Oo. Para ano po, mga kababayan, siguro lahat po ng mga airport po natin, like Manila International Airport, then sa amin sir, Davao International Airport, palitan na lang po to represent the city, to represent the province, para po one of the tourist attraction, tsaka yung mismong lugar sir, magpaligsahan ng pagandahan. Tsaka ano, speaking of tourists, mas madali sa kanilang ano, no? Hindi sila maliligaw. Kagaya ng mga ibang bansa, Jamaica, meron silang Norman Manley International Airport, JFK sa New York. So, kung ikaw pupunta ka ng New York, mas maigi na Manila International Airport yung bababaan mo. Alam na alam mo agad na, oh, hindi ako maliligaw. Or, kumbaga, hindi magkakaroon ng lito, di ba? Kasi malilito pa dun sa mga pangapangalan eh. Yes po. Unless kung lalagyan nila lagi ng close parenthesis sa dulo na itong JFK is New York. Yung ganun ba, no? Kaya mas maganda
kung ako, mas pabor ako doon sa maibalik sa Manila International Airport.